Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World! Ako si Ate Michelle ang makakasama ninyo sa isa na namang araw ng kwentuhan at kasiyahan! Dahil marami-rami na tayo, pwede na tayong kumanta ng ating kumusta-kumusta song. Sige, samahin si Ate Michelle sa pag-awit ng ating kumusta-kumusta song, ha? Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagala. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-l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 a, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagala. Ngayong araw, may bago na naman tayong uri ng mga salita na pag-uusapan. O sige, para magkaroon kayo ng clue dito sa pag-uusapan nating uri ng pananalita, uri ng mga salita, sila ay mga salita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, sa pang-uri, at sa sarili nilang uri ng salita. No, hindi ko pwedeng sabihin kasi malalaman nyo kung ano na yung tawag sa kanila. Meron na kaya sa inyo nakakaalam kung ano ang tawag sa mga salitang ito? Naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pandiwa, pang-uri, at mga uri ng salita na katulad din nila. Ayan. Ang tawag natin sa mga salitang ito ay pang-abay. Ayan, pang-abay. Ulitin natin ha, ang mga pang-abay ay naglalarawan ano, sa mga pandiwa o salitang kilos o kaya sa pang-uri o salitang naglalarawan at sa mga kapwa rin nila, pang-abay. At para mas maintindihan natin ito, meron akong ipapakita sa inyong mga pangungusap. Okay. Narito ang una nating halimbawang pangungusap ha. Araw-araw akong nanonood ng Wikaharian. Okay, para malaman natin kung nasaan dyan ang pang-abay, una muna nating hanapin kung meron ba ditong pandiwa, pang-uri, o iba pang pang-abay. O sige, isa-isahin natin. Meron ba ditong pandiwa? Tignan nga natin kung may salitang kilos. Araw-araw akong nanonood ng Wikaharian. Meron, di ba? Nanonood. Yung nanonood, pandiwa yun, o salitang kilos. Ngayon, hanapin natin yung salita na naglalarawan doon sa salitang kilos na nanonood. Yung salitang araw-araw. Sinasabi ng salitang araw-araw kung kaano ka kadalas nanonood ng Wikaharian. Kaya, yung salitang araw-araw ang pang-abay sa pangungusap na ito. Naintindihan ba yun? O sige, tignan naman natin yung susunod na pangungusap. Sobrang bait ni Buboy. Sobrang bait ni Buboy. O una, isipin ulit natin. Meron ba ditong pandiwa? Meron ba ditong pang-uri? Meron ba ditong ibang mga pang-abay? Isipin natin isa-isa ha. Pandiwa. Meron ba ditong salitang kilos? Sobrang bait ni Buboy. Wala. Meron ba ditong pang-uri o salitang naglalarawan? Sobrang bait ni Buboy. Meron yung bait, di ba? Nilalarawan niya si Buboy. So kung bait ang ating salitang naglalarawan o pang-uri sa pangungusap, meron bang naglalarawan kung gaano kabait si Buboy? Meron. At yun ang salitang sobrang, di ba? Gaano kabait? Sobrang bait. Kaya yung salitang sobrang ang pang-abay sa pangungusap. Mas naiintindihan na ba ngayon? O tignan natin yung susunod na halimbawa. Talagang mabilis tumakbo si Chito. Talagang mabilis tumakbo si Chito.
Ano naman kaya ang pang-abay sa pangungusap na ito? Meron ba kayong nakikitang pandiwa o salitang kilos? Talagang mabilis meron, tumakbo. Okay, ano yung naglalarawan sa salitang tumakbo? Nakikita ko yung salitang mabilis. Mabilis tumakbo, nilalarawan niya, di ba? Kung kaano or paano tumakbo si Chito, mabilis. Pero meron pang salitang talagang doon sa unahan ng mabilis. Sinasabi niya kung kaano kabilis tumakbo si Chito. Talagang mabilis tumakbo si Chito. At yung talagang ay uri ng or isang pang-abay dahil inilalarawan niya yung isa pang pang-abay na mabilis. Naintindihan ba yun? Nakita na ba natin kung paano inilalarawan ng pang-abay ang mga pandiwa, pang-uri at iba pang pang-abay? Ayan, o. Sige, para mas maintindihan pa natin. Meron ulit ako dito mga pangungusap, ha. Sabihin nyo nga, subukan nyo sabihin kung ano yung mga pang-abay na ginamit sa mga pangungusap na ito. Kakain ako mamaya ng merienda. Kakain ako mamaya ng merienda. Ano sa palagay ninyo ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Naalala nyo ba yung mga hakbang kung paano natin malalaman kung nasaan ang pang-abay sa pangungusap? Kung pwede nyo gawin yun. Kakain ang ating tawag dito, salitang kilos. At ang naglalarawan sa salitang kilos na ito ay ang salitang mamaya. Ayan, ang pang-abay natin dito ay ang salitang mamaya. Bakit? Kasi sinasabi niya or naglalarawan siya kung kailan gagawin yung kilos na kakain. Naintindihan ba yon? Kakain ako mamaya ng merienda. O subukan natin yung susunod na pangungusap. Ano naman ang pang-abay sa pangungusap na pumunta ako sa kusina? Pumunta ako sa kusina. Ano sa palagay ninyo ang pang-abay? Kusina or sa kusina? Yun din ba ang sagutin nyo? Kung yun din ang sagot nyo, tama kayo. Bakit sa kusina yung sagot natin o yung pang-abay sa pangungusap? Kasi nagbibigay turing siya doon sa pandiwa na pumunta. Diba? Inilalarawan niya kung saan gagawin yung kilos na pumunta. At yun ay yung sa kusina. Okay? O sige, ito na yung huli nating pangungusap. Subukan ninyong alamin kung nasaan ang pang-abay sa pangungusap na ito. Tahimik akong kumain ng merienda. Tahimik akong kumain ng merienda. Ano kaya ang pang-abay sa pangungusap na ito? At kung tahimik din ang sagot ninyo, tama kayo. Ayan, tahimik ang ating pang-abay sa pangungusap na ito. Bakit? Kasi ito yung salita na naglalarawan doon sa pandiwa o salitang kilos na kumain. Paano ba kumain? Paano ba ako kumain ng merienda? Tahimik. Ayan. Okay? Mahusay mga classmates. Tatandaan nyo ha kung paano gamitin at kung paano tukuyin ang pang-abay sa mga pangungusap para maging malinaw, no, yung ating paggamit ng ating wika at mas maintindihan din natin yung mga salita o mga pangungusap na ating naririnig at binabasa. Very good! Ayan. At ngayon, ako, pupunta na tayo sa ating bagong kwento. Ang kwento natin ay tungkol sa mga babae. Ayan. Sa tingin nyo ba dapat pare-pareho yung mga babae? Dapat bang pare-pareho yung mga babae? Ano kayang mangyayari kapag pare-pareho yung mga babae? Okay? Tignan natin sa kwento ha kung paano nagkakaiba-iba at nagkakapare-pareho yung mga kababaihan. Pero bago natin basahin ang libro natin sa araw na ito, kumanta muna tayo ng ating oras ng kwentuhan song. Narito na.
oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Okay, ang kwento natin sa araw na ito ay may pamagat na ang mga babae. Ito ay mula sa Story Weaver, isinulat ni Kamala Basin at iginuhit ni Priya Korean. Ito naman ay isinalin sa Filipino ni Ate Kay Samonte. Sige, basahin na natin ha. Magkakapareho ba ang lahat ng babae? Kailangan ba na magkakapareho ang lahat ng babae? Kung ganun, parang hindi masaya. Ang ibang mga babae, matangkad. Ang ibang mga babae naman, maliliit. Ang iba ay bilugan. Ang iba naman ay mapayat. Ang iba ay nagsusuot ng bestida. Ang iba naman ay mas komportable sa pagsusuot ng shorts. Ang iba gusto ng mahahabang palda. At ang iba naman, malaking t-shirt ang gusto. Ang ibang mga babae, mayroong maikling buhok. Ang iba sa kanila, may mahabang buhok. Ang iba naman, walang buhok. Ang iba, mahilig umakyat sa puno. Ang iba naman, mahilig sa manika. Ang ibang mga babae naman, mahilig sa kotse-kotsehan. Ang iba, mahilig kumanta ng napakalakas. Ang iba naman, masaya na sa pabulong na kanta. Ang ibang babae, mahilig maglaro ng saranggola. Ang iba naman, mahilig maglaro ng hampas palayok. Ang ibang mga babae, gusto ang manatili sa bahay at magbasa kasama ang kanilang tatay. Ang iba naman ay gustong lumabas ng bahay para maglaro. Ang iba, mahilig mag-ayos at magsuot ng iba't ibang damit. Ang iba naman ay hindi. May mga mababait na babae. May mga babae rin na hindi gaanong mabait. Minsan, nagagalit sila at sumisigaw. Ang mga babae, pinaghalo-halong masaya, tahimik at maingay. Pero, kahit na magkakaiba ang itsura, hilig, tulad ng ibang tao, may karapatan silang maging sinuman na gusto nila. At dyan natatapos sa ating kwentong ang mga babae. Ito ay mula sa Story Weaver na isinulat ni Kamala Basin, iginuhit ni Priya Korean at isinalid sa Filipino ni Ate Kay Samonte. Okay, napakinggan niyo ba ang ating binasang libro? Okay, sige nga, tignan ko kung napakinggan niyo ng mabuti. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento? Ang mga babae. Tama, ang mga babae. O sabi sa ating kwento, dapat ba na magkakapareho ang mga babae? Ano sabi doon sa binasa ni Ate Michelle? Dapat ba na magkakapareho ang mga babae? Di ba sabi doon sa kwento, kung pare-pareho daw yung mga babae, medyo hindi masaya, di ba? Dahil hindi pare-pareho ang mga babae, ano yung masasabi ninyo sa mga babaeng nabanggit sa kwento? Paano inilarawan yung mga babae sa ating kwento? Ayan, sila ay magkakaiba, di ba? May mga babae na matatangkat, may mga babae na maliliit, may mga babae na gustong mag-umakyat ng puno, may mga babae na gustong nasa loob lang ng
bahay. Pero anong sabi doon sa kwento? Kahit na magkakaiba yung mga babae, bawat isa sa kanila ay may karapatan, ano, meron silang karapatan na gawin kung ano man yung gusto nilang gawin at maging kung sino man ang gusto nilang maging. Okay, tandaan nyo yan, ha? Dahil sa mga karapatan na ito, no, na mayroon ng mga kababaihan, marami tayong nakikilalang mga magagaling na mga babae, no, sa ating paligid. Tulad na lang nung mga nagsulat ng mga kwento na binabasa natin. Okay? Bago tayo maghiwa-hiwalay, syempre, kantahin muna natin ang ating abutin song. Narito na! Bangon, lakad, takbo, tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo, abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon, kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon, kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata, anuman ang gusto, sa galing at talino, magtitiwala, makakamit ang pangarap. Maraming manghadlang, tuloy lang ang laban, hindi suko. Abutin mo bata. Maraming maraming salamat mga classmates, at makita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!